Ano po yung setup ng ating chicken brooder. So, testingin natin yung switch niya kung gumagana ba o hindi. Yan. Ganun lang po. Sa video na ito, papakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng light para sa mga sisiw. Kasi meron akong bagong pisa na sisiw. Lalagay ako ng heater nila. Ito po yung mga kailangan. So, ito. 60 watts incandescent bulb. Tapos yung receptacle. Wire. With male plug. Tapos ito po yung dim bright switch. So, dito po yung nakokontrol yung liwanag o kaya yung init ng incandescent bulb. Siya nga pala, nakuha ko po ito sa isang sirang lampshade. So itinabi ko po siya, ngayon magagamit ko na. So papakita ko po sa inyo yung connection kung paano gawin. Okay, so umpisan na natin. Dito nandyan po yung dalawang connector. So nilagyan ko ng wire ganyan. Okay, so isara na po natin. Meron na po siyang connector dyan. Tapos itong switch, bright dim switch. Yan. So kung mapapansin po natin, di bale ganito po yung itsura. So yung dulong wire niya, meron po siyang dalawa na wire. Yan. Itong dalawang wire na to, kakabit po natin dito. Yan. So dahil pansamantala muna, testing pa lang naman to. Dahil hindi pa naman set up dun sa lagayan. Dahil testing, ipapakita ko lang, i-demonstrate ko. Ayan. Dun din sa kabila. So maglalagay lang muna ako ng temporary insulator para hindi tayo makuryente. Ayan. Tapos takpan natin. Okay, tapos na yon. Ang susunod, itong dulo niya sa ilalim. Yan. Meron din uli yung dalawang wire. Dito siya ngayon, magkukonek sa extension wire natin. Dito sa dulo ng plug. Yan. Okay, so sa ngayon, idugtong natin. Lagyan natin ng electric tape kahit konti lang kasi demonstration lang naman to, demo lang, papakita ko lang sa inyo, tatanggalin din natin mamaya. Okay, tapos yung sa kabila. Di bale, yung connection niya po ay parallel. Parallel connection lang siya. Simpleng connection lang. Okay. Yan. Okay na po. Di bale, yan. Pinagdugtong-dugtong lang nating lahat. Okay, magte-test po tayo ngayon. Lagay po natin yung incandescent bulb. Yan. Pwesto po natin dyan. Tapos lagyan natin ng power. Isaksak po natin. Okay. Wheel. Okay, naka-on pala.
So, switch off muna natin. Yan, switch off muna natin. Hindi makita yung yan. Switch off muna natin, naka-switch off. Tapos i-on natin. Pansinin po natin yung incandescent bulb. Nagbabago po yung liwanag niya. Yan. Mas maliwanag po siya. Yan. Yan, nakatodo na po siya. Close up natin. Okay, close up po natin. Pahinaan natin. Yan. Okay. So, ang kaigihan po, pag mayroong ganitong bright dim switch, ito yung kumokontrol para sa ganon. Hindi naman masyadong mainitan. Masunog yung CCU pag masyadong mainit. So, lalo na kung yung panahon ay medyo mas mainit, syempre mas mahina. Pero pag malamig, tulad ng umuulan na panahon, pwede nating dagdagan yung liwanag ng bombilya. Para sa ganun ay mas mainit. At ang susunod, dun tayo sa setup. May nakita po ako na yung dating lagayan ng mga lato. Kaya ito yung sinalvage ko na gagamitin natin sa... Okay, so ipwesto na po natin. Ibali ganyan po siya. Kabilaan. Okay, silipin natin yung kalalabasan. Ibali, ganun po. Yan. Ang susunod, i-connect mo muna po natin ito. Lalagay lang tayo ng insulator. Dalawa. Hindi po kayong gumamit ng electric tape kung wala po kayong ganitong plastic insulator. Pero sa akin ito kasi yung ginagamit ko. Mas madaling ikadit. Yan. Okay. So i-pistol muna din dito. Dito ko po naisipan na i-pisto. Ilagay po natin siya ng strip. Para naman malinis ang tignan. Dito sa kabila. Then, ito na po yung susunod. Lagay natin itong extension wire na. Dalawa. Okay, pagkarang may connect,
lalagay pa tayo ng kadubleng insulator niya para sa protection natin. Okay. Ibaligan yan. Para hindi siya gagalaw, lagyan din natin ng electric tape pa. Lagay na natin ngayon yung bumbilya. Lagay natin itong takip, yung receptacle. Yung bulb. Okay, testingin natin ulit. Sheets natin. Yan. Okay, kikita po ninyo yung pagkakaiba. Yan. Yan po yung adjustment ng dimmer, bright, switch. Yan, excited na po. Baka yung makikita yung sisiw natin. Ayan na po siya. Tuturuan po natin siya na kumain. Ganyan lang po natin siya. Painumin din natin ng tubig. Yan. Para unti-unti siya na matrain. Yan. Papainumin lang muna natin ng tubig. Hindi pa niya alam kasi bagong pisa lang eh. Yung mga iba kasi nakasama niya, basa pa, hindi pa masyadong natuyo yung mga balahibo. Yan, turuan natin siya nakakumain. Matututo din ito. Yan. Yan, tumutukoy na po na siya. Tututo rin po siyang.